Gising! Gising! Gising, Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico, Alvin El Chico at Doris Bigonia. Doris Bigonia. Gising na. Gising na. Bangon na. Bangon na. Gising. 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 Pilipinas. Good morning. Good morning. Yay! Good morning sa'yo, Carlos, Caloy, Yulo. Sana masarap ang breakfast mo dyan sa Paris. Actually, pangit kasi yung timing natin, partner. Kung hindi gagapangin natin yan, ang oras dun sa Paris ngayon, ano pala? Kasado alas 12 ng madaling araw. Ayun yung maganda yung timing natin, partner. Sayang ano. Si Caloy. 11 ata. Di ba lagi tayo nagsasabi na ilang tumbling na lang, ganyan-ganyan. Si Caloy ang literal na tumbling. Grabe yan. Tumbling king, grabe siya. Galing, may pandikit ang mga talampakan. Pag landing niyang ganun, ang galing talaga. Although syempre may wobble ng konti. Pero hindi mo maiiwasan yung wobble. Importante hindi matumba. At saka yung umiikot sa air, partner. Alam mo nung bata ako, ganyan din ako. Ito na naman ako. Ngayon congrats, po ay Lunes. Congrats. August 5 na ngayon. August 5, 2024. Magandang gising Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. Magandang umaga mga ka-gold. Mm-hmm. Si Doris Bigonia po ito. Dahing pera ng bata. Narito na unang bugso ng ating mga panggising na balita. Napanalunan ni Pinoy gymnast Carlos Yulo ang ikalawang gold medal ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympic Games kagabi. Pinagharian ni Yulo ang men's vault finals matapos makakuha ng 15.116 points. Pumangalawa kay Yulo si Arthur Davitam ng Armenia. Armenia pala, partner, hindi Israel. Akala ko Israel. Armenia. Ananaka silver, habang naka-bronze naman si Happy Hepworth ng Great Britain. Unang napanalunan ni Yulo ang gold medal sa men's floor exercises finals nung Sabado. Sa kanyang unang gold, sigurado na makakatanggap si Yulo ng mga 10 million pesos na pabuya mula sa gobyerno, alinsunod po sa National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act at 3 milyong pisong pabuya mula sa House of Representatives. So 13 yun, di ba? Times 2, di 26 na yun. Pero bukod pa yun sa mga iba pang magbibigay sa kanya. Ano po? Makakatanggap din si Yulo ng house and lot mula sa Philippine Olympic Committee, iba pa yon. At 24 million pesos na halaga ng condo unit sa Taguig City na ipinangako naman ng property developer na Mega World. Wow! Gayon din ang lifetime free buffet mula sa isang buffet restaurant chain. O ba't binanggit nyo yung Mega World, yung Vikings, hindi nyo binanggit? Ah, Vikings ba yun? Oo, Vikings yan. Hindi, in fairness naman nagbigay eh. Hindi ho ba? Tsaka, so, banggitin natin. Ako, ang Mega World ha, dalawang ibibigay ninyo na condo. Sabi ba dalawa? Hindi ko alam kung ano ang magiging final. Baka isa lang naman, nila. Partner. Pero 24 million yun, McKinley Hills yun eh. McKinley, hindi yun pipitsugin, napakaganda McKinley Hills. Hindi yung kagaya nung isa. No. Di pro deserved naman, Super. Can you imagine yung honor? Correct, super deserved. Oo, na binigay niya sa Pilipinas. Siya yung pinakamaliit na atleta doon sa event na yon. Pero siya ang pinakamalaking panalo. Kaya talaga naman nag-uumapaw ang ating kaligayahan sa nangyaring pagpapakitang gilas ng ating si Carlos Yulo. Congrats talaga. Ako nga, gabi di ako makatulog. Akala mo naman, kilala ko siya, no? Pero napakasarap ng pakiramdam. Partner, nakita mo yung pinapatugtog yung lupang hinirang. Ay, nako. Sobrang nakaka-proud. Goosebumps. Yung napanood ko kasi yung Sabado. Kaya natulog nga kasi ako. Hindi ko alam talaga na may second gold. Honest na reaction ko yun. Nga. Okay naman. Naniniwala naman ako na honest na reaction. Baka kasi sabihin nila ang nito, napaka-scripted na. Hindi ko po talaga alam. Hindi ko talaga alam. Okay. Sa ibang balita, namatang nagpapatrolya. Ha? Ito na naman tayo. Ang research vessel ng China. Bakit hindi na lang kayo doon sa Olympics mag-concentrate, mag-focus? Ay, number one sila sa medal tally. Kaya nga. Ang China ang number one. Lahat na lang.
Hindi, magagaling din naman yung mga Chinese athletes. Naman. Nakita mo ba yung pinakamalaking atleta nila sa basketball? Ah, ano, higante? Babae? Ah, babae. 7'3 partner. Para kalahati mo lang. Oo, kinukuha na lang yung bola, ganyan lang, oh, para siya nagsusungka, pambira. Sana nga ba ako? Ang tangkad, ano? Ang tangkad. 7'3. Hindi na niya kailangan tumalon. Tapos kapag ka ikaw mag-a-attempt na mag-shoot, para sa cartoons, pag nag-shoot yung bola ng ganyan, kukunin lang niya. Haharangin niya. Oh. Tatapalan ka niya. Wala lang. Oh. Wala niya kayo makaka... Dapat yung pinapatid eh. Oh, pero yung mga ganun, parang sabi ni Pam, parang may diferensya sa kanilang... Jeans. Oo. Yung growth, ano niya? Ayaw, ang Achilles heel naman nila, literal na Achilles marupok, heel. No? Hindi sila makatakbo ng mabilis. Oo, na mabilis. Sa kailan matangkad naman siya. Eh, meron din naman tayo, ah. Si Kai? Ano ba yung height ni Kai? Oo. Seven ano ba si Kai? Kai Soto. Oh, si Kay Kilala, honestly. Oh. 7 din 'yun, Camille, 'di ba? Wow. Oh, 7'2 siguro, 7'4 din. Ay nako. So dapat ang asawahin ng Chinese na 'yon, yung mga kagaya 7'3. Yeah, oh, mas matangkad pa yung babae. Dapat ganun ka tangkad, partner. Gulliver's Travels na tayo. Paano ko nagkaanak yung mga 'yan? Ano ang sobrang tangkad. Tapos kailangan maghanap din sila ng paring mata. Paano sila kakasal ni Father kung 4'11? And speaking of height, si Carlos Yulo pala. 4'11. Oh, wala pala siyang 5 feet. Pakaliit. Ay, kasing height mo lang, partner. Kaya nga. Oh. Pagka kamo, paano ikakasal yung mga higante na yun? Kukuha sila na yung mga ladder ng bumbero. O ladder ng Meralco. O yan, nagbabanggit na rin lang naman tayo. Yung may tayo. Basket, ano? Oo, sana iba, tayo. By the way, iba pa yung ibibigay ni MVP. Iba pa yan? Nangako din yun eh, na magbibigay din. Oh, wow. Dami nilang ano, sabi reward. Sabi ni MVP, ganun ba? Dalawang kondo ba sa McKinley? O, Carlos, iyon na ang NLEX. Yan ang mga dapat pinapangalanan, yung mga street natin, yung mga ganyan, napakalaking bayani talaga si Carlos Yulo. Mayan. Mm-hmm. Go. Sana tayo. Sa'yo. Ayun na nga, namataan daw ang research vessel ng China malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. July 26, umalis ang barko sa base militar ng China sa Panganiban Reef at dumaan sa Ayungin Shoal bago makarating sa Escoda Shoal. Sinasabing ang kaparehong research vessel ang namataang nagsasagawa ng survey sa Philippine Rise noong Marso. Patuloy na binabantayan ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa ang naturang research vessel ng China. Ilang buwan nang nagbabantay ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal matapos matuklasan ang tangkang reclamation activities ng China sa lugar noong Abril. Samantala, magsasagawa ng search and rescue joint exercises at fire and explosion training ang Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam sa Manila Bay ngayong araw. Oy, Vietnam, pumoporma din kayo, nagiging pasaway kayo, ha? Sasampalin namin kayo ng 2 gold. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na isasagawa ang pagsasanay malayo sa ground zero ng oil spill sa karagatang sakop ng Bataan. Nanindigan ang Department of Justice na hindi maaaring gumawa ng aksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas kaugnay ng imbestigasyon sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na maaaring bumisita sa Pilipinas sa mga kinatawa ng ICC pero iginiit na hindi maaaring mag-aresto o magpalabas ng sabina. Naunanang inamin ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi mapipigilan ng Interpol sakaling ipatupad ang warrant of arrest na ipinalabas ng ICC o ipalalabas ng ICC sa mga suspect sa war on drugs. Kasunod ito na sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na hiniling na ng ICC sa Interpol na magpalabas ng blue notice laban sa mga dating PNP chief na sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Oscar Albayalde, gayon din kina dating PNP CIDG Chief Romeo Caramat Jr., dating PNP Intelligence Officer Chief Eliezar Mata at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo.
Ay, wala. Ayan, oh. Iniimbestigahan. Iniimbestigahan. Maganda yan, may mic. Oo, yan. Go. Iniimbestigahan na ang posibilidad na smuggled ang langis na karga ng MV Terranova na lumubog sa kargatang sakop ng Limay, Bataan. July 25, lumubog ang MT Terranova na may kargang mahigit 1,000,000 litro ng industrial fuel na mas mataas kumpara sa 800,000 litrong langis na karga ng MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro. Kumalat na ang tumagas na langis sa iba't ibang lugar kabilang sa Bataan, Bulacan at Cavite. Sinabi ni DILG Secretary Benher Abalos na inimbestigahan na ang pananagutan ng may-ari ng barko na SL Harbor Bulk Terminal Corporation. Noong July 23, sumadsad at tumagilid din ang barko na MV Mirola 1 na may kargang diesel sa bayan ng Mariveles. July 27, lumubog din ang motor tanker na MTKR Jason Bradley na may kargang mahigit 5,000 litro ng diesel sa bayan ng Mariveles. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard kung posibleng sangkot sa tinatawag na paihi system ang mga naa-aksidenteng barko sa Bataan. Sa paihi system, ililipat ang mga langis mula sa malalaking barko papunta sa maliliit na barko para makaiwas sa pagbabayad ng buwis. Kinwestiyon din ni Justice Undersecretary Raul Vasquez kung bakit naglayag ang mga barko sa kabila ng masamang panahon dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Sibutsoy at Karina. Iniimbestigahan din kung posibleng sinadya ang pagpapalubog sa tatlong barko sa Bataan. Partner, bakit nga ba dun at dun sa lugar na yon? Ang alin? Yung mga nagbab na nabubutas na yan, nagkakaroon ng oil spill ng mga barko. Isang lugar lang ba? Hindi naman isang lugar lang. Bataan. Saan pa? Oo, pero malaki yung Bataan. Malaki yung dagat na sakop kasi may mga coastal areas yung Bataan. Bataan. So bago tayo mag-conclude na parang may Bermuda Triangle doon, huwag muna. Hindi pa naman. Kung mga, siguro kung mga 50 ang sabay-sabay, baka maguniwala kung may parang ganun tayo. So huwag muna tayo mag-Bermuda Triangle. Doon muna tayo sa paihi system. Or pwedeng negligence. Pwede. Or pwedeng mali yung maniobra niya. O pwedeng hindi na maintain yung barko. Di ba yung merong isa na iniwan na lang doon? Yung sumadsad. Na luma na iniwan na lang doon. Pero yun, hindi naman kasi laki ng tanker yun. Nung lumubog. Maliit lang yun. Parang batil lang yung tsura nun. Nakita mo naman sa video, di ba? Magandang umaga po sa lahat ng mga taga ng Votas at Malabon. Wala po kayong pasok dyan, ha? Ay, bakit? Yung mga ano ba yan, Camille? Yung mga school? Ay, hindi nyo sinabi school. School in all levels, public and private. Yung mga taong gobyerno, may pasok po kayo. Tama ba, Camille? Mga mamaya sa tawag yan dito. Hindi sabi sa teleradyo. Wala kami pa. Hindi po. Yung mga public at private schools lang. Bakit daw sila walang paso? Wala lang. Gusto lang nila. Daw merong hangover kay Kaloy Yulo. Ang narinig ko niyo kanina, may sasalubong yung high tide. At saka yung masamang panahon, parang mayroong advisory. Mamaya sa pag-asa, itanong mo, ha? Para magsasabay yung high tide at saka yung rainfall advisory. Ala. Alam mo na, magbabaha na naman. Pag kanina, partner, umulan daw ng malakas dito sa QC. Hindi, parang ambun lang naman. Ay, doon sa bandang Pasig, Mandaluyong, baha doon sa tunnel. Kaya umulan nga ng malakas. Malakas, ibig sabihin. Kasi ang taas ng baha. Kaya mag-iingat po kayo. Inabot at talaga kami, anong oras yun? Parang hindi naman. Nung pumasok ko po, ambun-ambun na lang. Wow! Hindi ikaw nang pumapasok ng 4 to 5. Ayun na nga. Alam mo, Alvin, kanina ka pa ikaw nang hindi late. Kanina ka pa namin na booking. Plakda ka talaga kahapon. Hindi, 5 ako nagigising eh. Naman, parang konti lang, umulan ng konti. Kaya nga, hindi mo kasi na. Kasi Camille, nagulat ako, 4 to 5 daw siya pumapasok. Di siya na. Mas lalong ako na. Dahil nagigising ako 3:30. Okay. Kasi may pasok na si Boon. Ayun pala yun. Lima po hanggang 10,000 driver at operator ang inaasahan lalawak sa Unity Walk
ngayong araw bilang protesta sa panawagang suspindihin ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Kasunod ito ng resolusyong pirmado ng 22 senador na nananawagang suspindihin ang programa hangga't hindi pa nare-resolba ang hinaing ng mga apektadong sektor. Nakasaad sa resolusyon ang sinasabing kakulangan ng information dissemination sa programa. Gayon din ang posibleng phase-out sa itsura ng mga tradisyonal na jeep na papalitan ang modernong jeep pero mukha namang minibus. Tama po. Nagmagtitipon ng mga lalahok sa Unity Walk sa Welcome Rotonda sa Quezon City at magmamarcha patungong Mindiola sa Maynila. Iginiit ni ELTA President Orlando Marquez na isusulong nila ang pagpapatuloy ng programa dahil marami ng chopper at operator ang nakapag-consolidate. Naunawaan naman ni Piston President Modi Floranda ang desisyon ng mga chopper at operator na lalahok sa Unity Walk. Noon na nang nanindigan ng LTFRB na tuloy ang PUV Modernization Program hanggat hindi ipinasususpindi ni Pangulong Marcos at ng Department of Transportation. Handa rin ang LTFRB na magbigay ng libreng sakay sa mga pasaherong posibleng maapektuhan ng Unity Walk. O wala bang pagbabanta dyan? Bakit pag ang nagtigil pasada ay yung piston at yung ano pangalan ng isa? Manibela. O may banta ka agad kayo? Yung Frankie isa rin niyo, 'di ba? Oh, ito naman may merong banta din ng tigil pasada at wala. Mawawalan ng pasahero dahil pabor ang posisyon ng mga ito sa posisyon ng LTFRB. Walang banta-banta na mawawalan nila. 'Di ba parang pareho lang yung epekto, 'di ba? Partner, may Unity Walk. Hindi sila mamamasada. Aaten sila ngayon diyan. O may epekto sa pasahero, hindi ho ba? Mayroon disruption. O ba't hindi niyo warningan? Na dahil sa gagawin ninyo, walang masakyan yung pasahero, bakit pag yung kabilang kampo yung magtitigil pasada at apektado rin ang mga commuter, todo babala kayo kaagad? Di ba? Partner, paano pareho lang yung epekto eh. Paano namang hindi? Ang main speaker daw mamaya, yung LTFRB chief. Joke lang. No, hindi, fair is fair. Oo, bantaan mo rin. Correct. Kasi pareho lang yung epekto, di ba? Ang pinoprotektahan mo ay pasahero, tama? Mm-hmm. O, pareho lang ngayon yung epekto. Pwedeng walang masakyan si Inday. Totoo. O si Utoy, o si Ineng. At ano pang epekto niyan? Oo. Kapag may kakulangan ng sasakyan, magtataas ng presyo yung mga tricycle. O, di ba, kawawa na naman talaga ang si Inday at saka si Inday. Ang sarap manampal ng gold medal. Easy. No violence. Next partner din na si Aldzar, bilisan mo. Naglabas ng kautusan si Pangulong Marcos para sa 4 na bugso ng aumento sa sahod sa mga kawaninang pamahalaan. Yehey! O meron kayong increase ha? Sa Executive Order Number 64. Excuse me po. Epektibo ang unang bugso ng dagdag sahod noong January 1 at retroactive hanggang sa maging epektibo ang kautusan. Matatanggap ang ikalawang bugso ng aumento sa sahod sa January 1, 2025 na masusundan din sa 2026 at 2027. Sakop nito ang mga empleyado sa ehekutibo, lehislatura at hudikatura, gayon din sa mga lokal na pamahalaan at government-owned or controlled corporation na hindi saklaw ng GOCC Governance Act of 2011. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos sa State of the Nation Address na magkakaroon ng dagdag sahod ang mga kawanin ng pamahalaan dahil sa pagbagsak ng purchasing power ng piso bunsod sa ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Hindi naman sakop ng dagdag sahod ang mga job order at contractual. Bakit? Kasi hindi sila regular. Ano na yung paliwanag doon? Yung simpleng paliwanag dahil hindi sila regular. Kawawa naman. Oh. Boy. Tsaka tayo. Pero kaya tayo. Wala. Hindi rin tayo regular. O di, ano, di ba? Ano tayo? Contractual tayo. Talent tayo eh. Ay, kaya nga, magano na ako ng sulat ko kay Dear Kaloy. Bikin naman. Pwedeng makautang. Maganda umaga sa iyo. Mark Dizon is in the house. Ganun din si Dr. Angelo Librojo. Nasa batas yung 10M as per gold medal. Hindi, wala tayong question dun sa batas. Oo. Yung mga iba pang perks na ibibigay sa kanya. Correct. Di times 2 din ba yun? At saka diba? Kung kunyari, sa kasi batas yun eh. Sa batas yun ba? 10M kapag nanalo ka ng isang gold. Di times 2 nga. Kung dalawa, di dapat dalawa. Times 2, kasi per gold yun eh. Oo. There's no question kasi may batas nga doon. Yung tanong doon yung, halimbawa, yung magbibigay ng Mega World. Yan. Ibig sabihin, 2 praso din yun.
Oh, what about sa House of Representatives? Yan. May 3M doon. Times 2 din ba yun? Okay, kasi yun, wala tayong kasulatan doon eh. Correct, goodwill correct. Yun eh, hindi ho ba? Uh-oh. So, times 2 din ba yun? Pero kung nasa batas, eh, sundin natin kung anong nasa batas, di ba? Si MVP ka mo. Goodwill din yun. Hindi naman yun batas. Sige, Kaloy, yun na yung NLEX. At dahil goodwill nga, dalawang gold mo, sa yun na yung isang ospital ko. Ay, RFID, umayos nga kayo ha. Hanggang ngayon, hindi kami makapag-load. Ano ba yan? Sa NLEX or sa SLEX? SLEX at saka Skyway. Kay Tito Mon ang yan. Tito Mon! Magandang umaga sa iyo, Alzar Aurelio! Yan. Hi, Alzar! Good morning! Hello, good morning po sa iyo, Sir RV at Mang Doris. Ganun din po sa lahat ng taga sa Baybay. Ngayon po, kanina nakaranas po tayo ng pag-ulad sa Metro Manila dahil po yan sa Habagat. Yung Habagat po ay halos sa... buong bansa ay naapektuhan dito. Samantala yung low pressure area, malayo po ito sa bansa pero nasa loob ito ng PAR. Sa layong 1,155 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Base sa mga data natin nakalap, bababa ang chance na itong maging bagyo. Ang magiging pagkilos ito ay pakaluran o isibihin ito papalapit po sa bandang Taiwan, Batanes area. Sa ngayong araw, asahan pa rin o inaasa po natin ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas. Samantala sa lalabing pong bahagi po ng bansa, kabila po ang Metro Manila ay magiging magandang panahon ngayong araw kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Pero asahan pa rin natin ng mga isolated na mga pag-ulan. Wala po tayong gale warning ngayong araw, kaya safe naman pong pumalaot ang ating mga kababayan sa buong kapuluan. Paalam po, mag-ingat pa rin tayo lalo po sa bandang Visayas at Mindanao dahil naapektuhan ng habagat. Balik po sa inyo. Alzar! Sige pa rin, ikaw na magtanong. Pakipaliwanag, I deserve an explanation. Bakit yung mga pag-ulan na yan, parang delubyo na. Di nga, OA ka naman. Masabi ko kasi pagising ko, hindi naman malakas. Alam mo, partner, honestly talaga, akala ko mas magugunaw na ang mundo ka. Arte! OA lang ako, pero talagang sobrang lakas ang kulog at kidlat, tapos bagsak ng ulan. Ba't ganon, Alzar? Una sa lahat po, yung mga thunders na nabubuo dulot ng habagat ay natatapat po sa atin, kaya po malakas po ulan. Isa sa mga dahilan din po, di naman dilubyo. Ano po yan, abnormal lang weather condition po natin dahil naapektuhan tayo ng La Nina. Ayan. Ay, yung taga Navotas pala at saka Malabon, nagdeklara na walang pasok. Ano ba, mayroon bang rainfall advisory sa area na yon, Alzar? Meron po tayong thunderstorm advisory po tayo ngayon. Wala po rainfall advisory. At hindi lang po sa Navotas, hindi po sa Caloocan, Malabon, Pasig, Pateros, Pasay, Makati, San Juan, Madaluyong at Taguig po. Hindi, kasi matatiming daw sa high tide, Alzar. Kumbaga, parang matataon siya sa high tide. Siguro iniiwasan nung LGU ng Malabon at Navotas yung pagbaha. Kaya mga estudyante, hindi mo napapapasukin. Tama po. May high tide po tayo ngayong araw, around 9:54 na umaga po. Yun. Matatiming siguro, partner. Tapos meron pang thunderstorms. Pero yung lugar, dalawang lugar na yan, parang natural na sa kanila yung ganyang pagbaha. Di ba? Kasi nga, lagi silang sa dikit sila. Inaabutan. Tsaka inaabutan at sila Malabon. Nung high tide. Kaya lang, ang mas malaking banta ngayon, mayroon ngang Thunderstorm advisory. Pero dalawang, ano ba yun? Dalawang oras lang naman yun, Alzar, di ba? Apo, duration po natin 2 hours. And then, susunod po na ititinahon natin yung latest data kung magpapatuloy pa tayo mga karanas sa thunderstorm. Mga anong oras yung dalawang oras na yun? Anong oras magsisimula? Starting kung ngayon po ay 4:30. So, ngayon, mag-i-issue po tayo ng panibagong thunderstorm advisory. At ngayon, alamin po natin yung mga lugar pang maapektuhan kung itong mga lugar ito, yung papanatiling doon pa rin o wala na po. So, meron kayong i-issue bago in a few minutes from now?
Apo, yes po. Kaya na bang sabihin? Available wala na ba? Pa po eh. Ah, wala pa. O, kasi may 3 minutes pa partner eh. Okay. Baka inaayos pa. No? Sayang pala. Pinantay pa tayo mga data. Lalo po yung ating radar. Kasi yun importante ano yung mga lugar po na mapetuan within 2 hours. Within the next 2 hours. Okay, pero walang ano, walang bagyo. Wala kayong namamataan. Wala po tayong bagyo ngayon. Itong pagulan na naranasan po natin, habagat po yan. Habagat. Okay, habagat. Mm-hmm. Pero may mga pumuporma-porma alzar sa ilalim. O, tinan mo yung mapa, partner. May pula-pula dun sa eastern part ng Mindanao siguro yan. Pero hindi pa naman yan mamumuong bagyo, alzar. Hindi po. Habagat po yan. Ay, yung kulay pula? Habagat yan? Opo, opo. Habagat pala. Okay, okay. So, ibig sabihin mas maulan sa Mindanao, alzar? Opo. Ganun din po sa Visayas po. Oh my goodness. Okay. Thank you, Alzar. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. Happy Monday. Happy Monday si Alzar Aurelio. Go. Yung bang haba, ano, habagat? Uh-oh. Yun yung kumanta ng, ano yan? No. Ano yung sexy? Ano nga? para sila yung local na village people. Ah, Hagibis. Hagibis. Hindi habagat. Iba yung habagat sa Hagibis. Paka ano mo, bigor niya. Ano nga yung kanta? Lumalabas. Legs yon. Mo. Sa kanila yon. Sa kanila. Oh, Hagibis yun. Ano ibig sabihin ng Hagibis ba? Mabilis. Parang, oo, diba? Humahagibis. Diba? Ganun ba yun? Humaharurot. Yan. So, pangit naman yung harurot, diba? Pwede Hagibis na lang sila. Hagibis. Oh. Pero mas maganda siguro kung naging pangalan nila, harurot. Harurot! Lumalabas ang aking pagka. Unin mo na yung partner si Nico. Hindi makaka-relate si Nico sa iyo. Batang-bata, hindi niya alam yung Hagibis. Nico Bagsik, nagbabalita at nagseservisyo. Mula dito sa Welcome Rotonda. Lapit. Ito ba yung Unity Walk? Mm. Nico! Ano ba? Ako bang magpipindot? Sorry naman. Nico! Nico, sorry. From the top. Nico yeah. Napindot. Okay. Go. Good morning, Doris at Alvin. Kasalukuyang nga nagaganap ang programa ng mga grupo ng jeepney drivers na nakapag-consolidate na dito sa Welcome Rotonda sa Quezon City para sa kanilang Unity Walk. Nananawagan itong mga grupo na no to suspension ng PUV modernization na minumungkahi ng Senado at ituloy nga itong PUV modernization program ng pamahalaan. Sinabi nila na nakapag-ipon na sila ng pera at nakapag-ano na rin sila, nakabili na rin sila kasi nitong mga minibus prototypes na pasok dito sa qualifications at requirements ng PUV modernization at nangangamba sila na kapag sinuspindi pa itong PUV modernization ay mapupunta lang sa wala itong kanilang mga ipinundar na mga minibus prototype na modern jeepney. Ang sabi rin nung ilang mga nagsasalita ngayon dito, yung mga advantages nga nitong PUV modernization at sabi nila na mas magiging ligtas ito sa mga commuters at mga pasahero kumpara dito sa mga traditional jeepney. Sabi nila wala naman silang hinanakit dito sa ilang mga kasamahan nila na hindi nag-consolidate. Pero ang gusto nilang mangyari ay ituloy nga itong PUV modernization at naniniwala sila na ito daw yung future ano nitong Philippine public transportation. Sa ngayon, abiso sa mga motorista na dadaan dito sa Welcome Rotonda sa bahagi ng Quezon Avenue papuntang Espanya, medyo may tukod na ang daloy ng trapiko dito sa bahagi sa kanto ng Banawe papuntang Espanya dahil nga dito sa nagaganap na programa ngayon at nakatakda nga na magmarcha itong mga grupo na sumali ngayon papunta sa Mindola naman para ilapit yung kanilang panawagan sa Malacañang. Yan muna ang sitwasyon ngayon dito sa Welcome Rotonda. Doris at Alvin, balik sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Nico Bagsik. Partner, next. Sino ba yan? Si Steve Ras, nagbabalita at nagseservisyo mula sa Maynila. Steve. Doris Alvin Celiado at nagbistulang uling na ang mga kagamitan sa mismong ground floor o yung karinderya ng commercial residential building na nasunog at ikinasawi ng 11 tao sa Carval Street, Binondo, Manila noong Biyernes. Hindi pa rin bukas ang bakery sa unang bahagi ng gusali, gayon din yung katabi nitong convenience store na nadamay ng naturang sunog. Nadamay rin sa tigil operasyon yung mga nagbebenta ng gulay sa gilid o yung labas ng naturang gusali. Sa panayam natin sa ilang residente, ganitong oras ay may mga kumakain na sa naturang karinderya para mag-almusar.
damarin nila yung takot at trauma sa nangyaring sunog dahil sa ilang minuto lamang anila ay hindi nakayanan ng mga taong na-trap na makalabas o masagip ng mga bumbero. Samantala, una na rin pinaiimbestigan ni DILG Secretary Benner Avalos kung may problema ba sa istruktura ng gusali at para malaman kung may mga papeles at permit ito. Sa serbisyo mo sa Manila, Steve Raz para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Thank you! Maraming salamat! Kay Raz! Okay na ba o may isa pa? Dalawa lang sila. Oh. Dalawa lang daw sila ngayon. Uh-huh. Ayan, sabi ni Edison Enriquez, yes po sir, dahil po sa high tide. Dahil sira din po yung floodgate, kaya mataas po ang tubig, aabot po ng 1.9 meters. Wow. Paano naman yung mga nag-oopisina, Edison? Sila ba ay mga waterproof? Mm-hmm. Ba't hindi sila kasali dyan sa mga suspension? Mga shokoy ba yung mga yan? Kayang-kaya? Lulutang ba ito, mga ito? Ba't hindi sinaliya sa advisory nyo? Shokoy agad? O kaya, ano Tagalog sa mermaid? Sirena. Makita mo, naglalo. Pati yung mga taong gubya, no? Sila ba ay waterproof? Yan lang. Lahat ng mga nag-opisina ngayon, kayo mga taga-auto sweep, RFID, pumasok na kayo, ayusin nyo yung inyong sistema. Dahil hindi kami pakapag-load. Mamaya magkaka-traffic na naman kayo dyan sa mga toll booths ninyo. Sino kung magbabayad-bayaran kaming ganyan. Sino bang gusto mong tawagan? Si Tito Mon! Isumbong mo nga yan, partner. Mon! Tulfo, ha? Akala ko Mon Ilagan, eh. Oo! Dami ko na makilala ang Mon, ha? Oy, magandang umaga muna kay Shrimpy! Tawag ko partner kay Julius Sigovia. Nanunod sa atin si Julius. So, pati na rin si Tito. Hi, Tito Nelson! Si Papa Nelson niya, partner. May sakit si Papa Nelson eh. Tay! Tito, pagaling po kayo ha. Mm-hmm. At si Ate Lira, nakamonitor po sa atin. Get well soon, Tito Nelson. Ano nga ang totoong pangalan ni Shrimpy? Julius Sigovia. Na ngayon ay nasa 13 na rin, partner. Hindi pa siya kapuso? Bumalik. Tagal niya na nag-resign sa 13. Ngayon bumalik sa kanyang unang pinagtrabahuhan. Mm-hmm. Anchor na rin siya ng 13. Wow. Newscast. Di ikaw na. Congrats. Laba tayo dyan. Gaman. Hindi pa ako nakatikim, ha? Julius. Happy birthday ulit, ha? Kay Dick Gordon. Ngayon ang kanyang talagang birthday. Happy birthday. At ang nag-birthday, si Remedios Holoan Placa. Partner, 90 years old. Wow. Nanay ni Josie, katindig. Oh, 90 years old. Nakamonitor sa atin, partner. Nung Sabado talaga nag-birthday. Pero, happy birthday nay, po. Nakita niya lahat, pati yung kanyang mga apo-apo sa tungkod. Congrats, nay. Congrats, at happy birthday. Si Mimay, sabi niya, good morning po. Pakigreet naman po si Gabby. First day of school. Hi. For school year 24-25. Thank you. Thank you. Dicky, hello, anak. Go. Ang meron sa cellphone mo. Ay, sa cellphone ko nga pala. Wala, pumapasok na naman. Hindi pa rin ako. Kaya pakiayos mo nga itong data ko dahil ayaw talaga niyang pumasok. Partner, ikaw muna. Walang pumapasok sa akin. Si Deputy, andyan na partner, unahin na natin ito. Andyan na si Deputy Secretary General ng House of Representatives, si Sofonias. Ganda po ng pangalan po ninyo, sir. Gusto ko yan na parang Greek ba ito, partner? Malamang. Sofonias Ponyong Gabunada, Deputy Secretary General ng House of Representatives. Hi, Sir Ponyong. Yung magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Alvin at Ma'am Doris. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Saan ang galing ang radio serbisyo? Saan ang galing yung pangalan ninyo? Sofonias. Sofonias. Dinamay lang ako ng tatay ko sa pangalan niya. Sofonias din yung tatay mo. Junior ka. Sofonias din. Sofonias din. Saan daw galing yung Sofonias? Well, galing po yan sa Biblia, sir, no? In English, I think it's Sipenea. Biblical character. Yes po, it's biblical a prophet. Character. It's a prophet po sa Old Testament. Prophet. Propeta pala yan. So ano ang nickname mo sa Ponyos? Ponyong. Hindi, mas maganda, Sophie. Para mas cute yung Sophie, Sophie. Hindi, pero pag Ponyong, partner, para talagang sa Ponyong. Sa probinsya. Ponyong. Sa probinsya, ganyan. So, Ponyong! Kunin mo nga si Tagol, yung mga ganyan, no? Yung inutusan na pagbili ng suka. Ponyong! Si Ponyong naman, suka, bawang, patis, asin.
Pagdating sa pagdating sa tindahan. Suka na inaalala. Hindi nga eh. Sagang bilog. Anyway, punta tayo sir sa main topic. Ano, nakakatuwa? Nakadalawang goals na po si Carlos Yulo, sir. Eh, from the House of Representatives, ano bang asahan ni Carlos Yulo? Kayo na pong mag-isa-isa. Well, nakakatuwa at nakaka-proud na mag-iisang tunay na isang mag-iisang Pilipino no sa mga pagkakataong ito na nananalo yung mga atleta natin lalo na sa pinakamataas taas na antas ng sports natin sa buong mundo. Ang House of Representatives bago pa man umalis ang ating mga atleta papunta sa Paris no for the 2024 Olympics ay pinabauna na din sila ng House of Representatives para meron silang pang-allowance doon sa ating sa kanilang pagpunta sa Paris. At dito sa kanilang mga panalo, and to encourage them and to provide them some incentives, naghanda po ang House of Representatives ng incentive para sa ating mga medalists. No? For the gold, we have 3 million. For the silver, we have 2 million. And for the bronze, we have 1 million pesos. Paano, Mang Ponyong? Talaga, Mang Ponyong. Paano, dalawang gold? Ano yan, dodoblihin lahat ang mga ibibigay ng House of Reps? Yun ang tatanungin natin, Ma'am Doris, no? Kasi yun din ang tanong namin kagabi. Because nung nanalo si Carlos Yulo ng dalawang ginto, ano ba ito? Medals ba ito or medalist? No? So kailangan namin klaruhin yan ngayong umagang ito. Magbubukas naman ang sesyon at ang House of Representatives ngayong araw. Tatanungin natin ang House Speaker kung ano ba ang basihan ng incentives. Is it the medals or the medalist? Pero dun sa batas, which one is that? Yung medal may ten, or medalist? Hindi, may 10 kasi siya sa under the law. May law talaga dun ganun po niyo. Sa law naman po, dun sa ano po yun, sa Philippine Olympic Commission, na incentive for our medalist. Ito po ay iba pa dun sa itinalaga ng batas, Ma'am Doris and Sir Alvin. All right. So yung 10 niya sa ilalim ng batas, times 2 yun. I could not say. Then, hindi no, very very unique kasi to eh. Ngayon lang to nangyari sa atin. Correct. And we don't have any template for this. We need to clear with the law kung ano ba talaga to. Is it the medal or the medalist? Hindi tinatanong ko po yung si Bigonia kung is it the same, ano ba yun, parang nakalamp ba yun sa athletics? Yan lang, hindi natin na iba't ibang event sa athletics. Oo, pero siguro feeling ko naman deserve niya kasi dalawang gold yun po yung Ang hirap naman, hindi naman yung isang beses lang ang hirap. Okay. Several na laban yun, ano? Oo. And I think the logic should be the medals earned. I'm pretty sure si Speaker naman ay hindi ganun ka-kuripot naman. Baka nga si Speaker magbigay din eh. Diba? Hindi, kay Speaker nga yun. Parang ipupul yung mga congressman pa nila. Pero ang bukod doon... Meron pa po, sir. Iba pa yun po yung mga incentives na bigay ng bilang papuri din ng ating mga congressman. Kahapon, nakita ko sa kanilang Viber thread, meron silang mga papremyo din. Iba pa yon. Iba pa yon. Iba pa yon, sir. Hindi, isa-isahin nga natin para lang malinaw. No? Under the law, yung 10 million galing yon sa Philippine Olympic Committee. Yes po. So hiwala yon. Under sa batas yon. Okay, so 10 million na siya. 10 million yon. Yung 3 million, under kanino naman yon? Yung 3 million galing po yun sa incentives from the House of Representatives. House of Reps. Yun na nga yun. Di galing sa congressman ba yun o galing sa budget lang yung speaker yun? Galing po yun sa pondo ng House, sir. Yung tabi natin, yung parang potluck nila na nilalagay kung magkano yung incentives na ibibigay. Okay. So yung pangatlo is a voluntary contribution as an expression of the congressman. Opo, kanya-kanya na. Kanya-kanya. Kung yung bukod dyan sa mga monetary na makukuha na benepisyo ni Carlos Yulo, mayroon bang balak si Speaker na mag-declare ng ano bang tawag doon? Carlos Yulo Day? Ay, li-legislate yun, partner. Ay, ganyan ba? Mm-hmm. Akala ko pwede pero pwede. That is a valid question. No? Kung gusto niya mag-spoil, pwede yan. Talagang proud. Yes, sir. Ako, meron naman po tayo usually in expression of resolution declaring our athletes or any person who was able to give honor and pride to our country,
Gagawan po yan ng House Resolution for due recognition of those individuals. Hindi, pero ang tinatanong ata po niyong ni Doris is yung parang may commemoration, day. Parang day. Oh, may ganun eh. Yes. Pwede naman gawing working holiday. Pwede naman. Pwede. Para hindi maapektuhan yung mga negosyante. Di ba? Pwede may, po. Lalo pwede pa po. Pwede po yan. Pwede. Depende po yan kung maipapasa tayong batas. Pero it's very, very possible. Pero so kagaya nun, pag umuwi na si Yulo, I'm pretty sure ang daming gusto sumalubong sa kanya. Yeah. Diba? Kailangan. Kung hindi kailangan tayo, kung may pasok tayo, hindi tayo makakasama doon sa pagsalubong sa kanya. Ako gusto kong sumalubong. Diba? Andi, pero yung sinasabi mo, iba naman yun. Kasi yung pag sinabing Carlos Yulo Day na ile-legislate mo talaga na holiday, kailangan mo ng Senado. Every year. Magiging every year na yun. Gusto ko ganun. At kailangan every may Senado year. Punyong. Yes po. It's a bicameral action. Hindi naman, madali lang yung gawin, pero hindi pa pwedeng wala yung Senado. Kailangan may counterpart. In the same way. For it to become a law. Yes po. It's ganyan a law. Ganyan din, kung kunyari gusto kong mag-suggest na magkaroon ng Carlos Yulo Street. Yes, ile-legislate din yun. Yes po, that's my legislation po. That should be my legislation. Okay. So, meron pa bang ibang incentives na nag-await kay Carlos Yulo when he arrives? Meron pa ba? Anything else? I think based on the POC guidelines, makakatanggap din natin siya ng house and lot. At iba pang incentives, no? Na pwedeng ibigay ng POC. But on the part of the House of Representatives, yun po ang cash incentives na ibibigay ng Kongreso. Siguro meron din kayang pwedeng gawing legislation to strengthen our program for athletics. Kaganyan, akala ko talaga ang asahan natin na gold boxing naman ulit. Yes. Yun pala, surprisingly, nandito sa athletics pala punyong. Mm. Yeah, and I think we should learn from this, no? If we can produce Carlos Yulo now, we can always produce something like Carlos Yulo. So tingnan natin yung mga sports na may competitive advantage talaga tayo para doon natin itutok yung resources natin dito sa mga classic sports na ito. Okay, yun, sige. Yun ang, anyway, hindi naman yun ibig sabihin na yung ibang mga sports ay pababayaan na natin. Siguro lang ngayong panahon na ito, nakikita na natin ang potential natin dyan sa ganyang klaseng field, i-focus natin ng kaunti doon sa field na yan. Hindi ba, Ponyo? Yes po. Yes po. Bigyan ng konting pansin yung mga sports na may competitive advantage talaga tayo. Tama yun. Mm. So, anong natin? Anong asan kay speaker after this? Sabi mo, itatanong mo kay speaker. Ano nga yung kanina itatanong mo? Kung dodoblihin. Kung by medal ba or medalist ang matatanggap na incentives ni Carlos Yulo. Ayan. Sabi ni speaker, huwag na kayong magtanong. Ako nang bahala dyan. Thank you po nyo nga. Maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat, Sir Alvin. Thank you. Ganong Sofonias Gabonada Jr., Deputy Secretary General ng House of Representatives. Si Noriel Aragon, mayong aga Noriel, mayong aga kay Bea and Eric Chamen. Magandang umaga sa inyo. Partner, meron ka pa nalimutan dyan? Wala, tingnan mo yung mic mo, tingnan mo yung ano mo, tingnan mo yung ex mo. Pinapapalitan ko nga kay Nikki itong plan ko. Ano po, ibalibag mo dyan? Malapit ko na nga ibalibag eh. Pambira. Kaya lang, andi dito lahat ng listahan ng utang ko. Judith ko na. Kailangan ko bayaran. Nick, palitan mo na maganda ito. Si Camille, kaya ni Camille. Payos mo kay Camille. Magandang umaga sa iyo. Ma'am Luz De Leon ay binabati ni Ma'am Luz ang kanyang daughter na si Criselda De Leon Singson and guests from New Zealand. Hello! Magandang umaga po. Oy, partner, pati natin yung live viewers natin sa YouTube. 11,000! Talaga nga naman, ano. 11 million? Hindi, 11,000. Usually kasi, nandun tayo sa 5, 6,000. Yung live, ha? Yung live na nanonood sa atin. Ngayon? Binati ko lang kasi naging 11,000. Wow! Pero maliit ko sa maliit. Pero kahit pa paano, di ba? Batiin natin. Thank you po! Maraming salamat po. Magko-commercial ba ako, Camille? O kailangan ko mag-commercial pa? Nara, sa ating pagbabalik. Yung kilalanin nga po natin ang bagong kalihim po ng Department of Trade and Industry na si Secretary Christina Aldiger. You know Aldiger sisters? Paano ano yung Aldiger sister? Ay, tanungin natin mamaya. Baka naman pagpasok ni ma'am, nag-tumatumbling-tumbling din. Di Aldiger ba is, di ba singers yun?
Ano? Singers? Hindi, ano dancer. Aldi- dancers ba yung mga Aldiger partner? Tapos ang laki ng mga buhok nila. Gumaganyan akala sila. Akala ko singer. Gumaganyan sila. Oo, ayan, Aldiger sisters. Aldiger dancers. Pero ang apelyido na niya po ngayon, Roque. Ayan. Secretary Cristina Aldiger Roque. Roque. Easy. Alam ko, Harry. Easy. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas. Ang bagong Morning Tandem. Morning Tandem. Good morning. Alvin Alchico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas. Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Magandang umaga sa inyo, Secretary Cristina Aldiger Roque. Hi, Sec! Good morning, Alvin. Good morning, ma'am. Good morning to all the viewers there. It's so nice to be on your show this morning. Thank you for having me and thank you for inviting me. Si Doris. Maraming salamat. Sex, si Doris kasama natin at naalala niya yung... Good morning, Doris. Good morning, ma'am. Naalala niya yung Aldiger sisters. Oh, kano-ano niyo po mga yun? Idol yan sa pagsasayaw eh. Mga sisters ng father ko. Good morning, Doris. So kamag-anak nga. Tita niya, bali. Tita niya. Kasi Aldiger siya nung pagkadalaga. Correct. Tama ba, ma'am? Yes. Yung asawa yes. po ninyo, kaano-ano naman ni Harry Roque? Ano relations po? Okay. Para may okay. diin. Para. Parang dinidiin niyo, ma'am. Tsaka parang ang ganda ng ngiti ni ma'am. Loko lang. Niloloko ka lang namin. So, sino ba si Cristina Aldiger Roque na inappoint ni Pangulong Marcos bilang kalihim? Okay, Si Cristina Aldiger Roque po, I'm a graduate of Industrial Management Engineering, minor in Chemical Engineering from the De La Salle University. I went to a high school in De La Salle Zobel and also grade school in De La Salle Zobel. I am an entrepreneur for 30 years po. I've been in business for 30 years and I started po as an MSME. And galing po ako sa wala. And I climbed up the ranks and the ladders through hard work and through perseverance, which now gusto kong mag-give back to the Filipino people as someone has opened the doors for me once in my lifetime that has totally changed my life. And yun din ang gusto kong mangyari sana now that I am given the opportunity to be the Secretary of Trade and Industry. I can share a lot of my experiences, hardships, challenges that naranasan ko kung makarating wherever I have achieved today. Marami ho sa atin na lumaki na, na galing din sa MSME. Opo. Maganda yung istorya ng tao na yung galing ba sa wala, then unti-unti nagka-climb up ng ladder and we can be an inspiration and a help to many who are also aspiring to be like people that have done these kinds of achievements. Ma'am, curious lang ako yes. kasi nga bigla kang kumbaga umusbong. Oo nga eh. Oo, kumbaga... Actually, nagko-cover ako ng DTI. Ngayon ko lang siya na meet partner. Yusek din siya dun sa DTI. Yan. Ma'am, ano kaya naging hindi naman basihan kung di kayo ba ano ang connection ninyo dito sa administrasyon kaya kayo po ang tinanghal na DTI sec? Hindi, actually, Doris, no, I started as an ASEC. I actually applied for the job. Agad and then after that, they put me in the regional operations group, which we handle all the different 16 regions. And dun ko nakita, and dun ko na, I got excited about that kind of position because that was where I was really able to get to know the people on from Luzon all the way to Mindanao and all the things that was needed for them to be able to grow. So na-share ko sa kanila yung mga experiences ko sa buhay and other insights that they can use so that they can grow their business. I have some also people that I've met along the way in my entrepreneurial journey, which I was able to ask for help or which I was able to let them help the MSMEs grow to where
to a better level. And then after that, I was promoted to USEC, and the BBM government made the first time ever an MSME development group. They wanted to focus totally on MSME. Why? Because 99.5% of the businesses in the Philippines is MSME, and 60% of the workforce or the labor force is MSME. So this is a sector, a business sector that cannot be ignored. The growth of the MSME or is instantaneously. Why? Because they're already here and they're already doing business. So if we just push them to a little bit higher level, then that will grow the economy and the buying power. So napaka-importante ang MSME. Pero sa lagay natin ngayon, lagay ng ekonomiya natin ngayon, wise po ba na mag-invest sa mga MSME? Considering na tayo naman po, marami po sa atin ang hirap sa buhay ngayon. Yes, actually, ang ginagawa namin ngayon is to be able to showcase the products of the MSME. Just to give you one example, we had a trade show last July 3 to 7. And then dun sa Mega Mall yun, fifth floor, no? The sales last year was 21 million. The sales this year was 61.3 million. So it also shows that yung mga Filipinos are really... gumaganda na yung mga produkto ng MSME. They have really leveled up. So many people are interested to buy on a retail basis, to buy on a wholesale basis, these kinds of products. And then aside from this, we are also opening now in all the embassies all over, the Philippine embassies all over the world, a nook or a mini store where they will showcase the products of the MSME. So in this place, pwede nilang, they can get foreign buyers through this. They can also use this when they entertain dignitaries, ambassadors, so that they can see what the Filipino products are na ang taas ng kalidad ng produkto ng Pilipino. But we really need to showcase them for the people to know that these products really exist. So yun ang, if like yung mga MSME, ang daming MSMEs na ang gagaling nila. Okay. If I only mention some of the names that we used also to mentor the other MSMEs, you can really see the growth from 13,000 to all of a sudden being bought by 200 million. So talagang in a span of a year or 2 years for simple businesses, ha? Hindi nga siya complicated business. So kailangan talaga nating tutukan ang mga ito. Opo. But Sec, so lumalabas ngayon, parang malinaw na partner na ang forte ni Secretary Roque ay MSME. Sibisibin po, micro, small, and medium enterprises. Yeah. Diba? Sa pinakamaliit hanggang sa katamtaman yung laki. Uh-huh. Yun ang focus niya. Yes. Ang tanong, ma'am, paano po ang consumer protection? Ano ang programa? Anong nasa isip ninyo for consumer protection? May nakalinya ba? Yes. Ay, hindi. Kasi Doris and Alvin, no? Consumer protection is part of MSME. Kailangan natin protektahan ang mga consumer dun sa mga produkto that are below standards, that are yung hindi at par with the requirements or with the standards given by the government. Tapos yung mga produkto na pumapasok din, hindi rin pwede na hindi siya pumapasa sa standards ng na set ng gobyerno. So, for example, like for food products, all the ones who join the trade fairs and all the products that we want to export, whether MSME product siya or products of the bigger corporation, we need to pass through this consumer protection gun to make sure na yung products safe siya para sa mga consumer and yung standards niya is very good. Opo. So, malaking bagay ang consumer protection. We need to protect the consumer sa mga presyo, ng mga bilihin. Opo. Kailangan na natin protektahan sila sa kwalidad ng produkto na binibenta rin natin to safeguard the health and to also safeguard the standards that's given by the government. Nagulat nga po ako, Secretary Partner. Na-interview ko na actually, Secretary, nung Sabado. And doon ko lang nalaman, wala na pala yung Consumer Protection Group dyan sa DTI kasi nagkaroon ng reorganization. Eh, kakuhala. Hala, importante yung consumer protection naman sa DTI. Ha? Anong balak mo, ma'am? Are you going to reorganize ba? Anong may bibitbitin ka bang USEC? May appoint ka bang spokesperson? Ang
spokesperson. Paano diskarte? Actually, Alvin and Doris, no, hindi naman siya, ano, parang they just split the group. Parang one group handles the consumer awareness and the other group handles the consumer protection, handles the fair trade. So they just split the group. So we are reorganizing, and then we will see what's best for the agency. And once we get the solid kung ano talaga ang maganda para sa agency, para sa consumer, para sa mga Filipino people, doon ang direction na itatahak natin. Apo, so are you going to also appoint a spokesperson? Ano? Yung mga nakaraang secretary, meron si kasi busy ang trabaho. Lalo pa partner, ang focus mo, investment. Correct. Trade. Yun ang mga focus mo. Ano? Mm. Anong style of governance mo, ma'am? Ikaw ang sasalag ng lahat ng interview, or you're going to appoint someone in your stead? And then, thank you for that question, Alvin and Doris. Of course, for now, I will really want to be on top of this, especially that we are in the Department of Trade and Industry, and our focus must be on trade and on income, and of course, the consumer. But yun ang departamento natin, so dapat ganun ang nakafocus. So of course, we will get a spokesperson who will also speak in case I cannot make it, but as much as possible, I will try to be able to answer all the questions. I'm also setting up an email where all the people can send their complaints, can send all their suggestions. That is under the office of the secretary. So I will give you the email address. Ay, maganda so yan, ma'am. They can actually... email so that I am on top of this, and we will want to get the job done on a very specific basis. Kasi galing ako sa business sector. So pag business, tutok talaga. As in, kailangan namin tutukan. Kasi alam namin, pag tinutukan namin yung isang bagay, may mangyayari dito. Tama. Yeah. Very good. Tama, very good. Kumbaga, partner, lahat ng may complain, diretso na kayo sa DTI secretary. Tapos ipa-farm out niya yan. Aksyonan mo to. Aksyonan mo to. Ganun. Maganda yan. Sa office ko, day titingnan ko yung complaint, tapos ito okay dito consumer, and then they have to get back to me right away, and tama, we will get back to them right away, kasi pag hindi natin natutukan ito, walang mangyayari sa atin dito, so kailangan talagang tutukan ito. Very so, good. Tama. I'll give you the email address if you want to share it with your viewers, so that they can start emailing us, so we can reply to them, and we can really get to the bottom of whatever needs to be done. Okay. Ayan. Gumagana na po ba yan, yung email na yan, ma'am? Pwede na. Yes. Sige, ma'am, paki-viber nyo na lang po, tapos babasahin ko after the interview, okay? Okay, sige. Okay. Thank you. Isa na lang. May isa pang tanong si Bigonia. Go. Kasi alam na natin, nakilala na natin kahit mahapyam lang naman, si Ma'am As magiging secretary natin. Pero ang personal po ninyo, hindi naman po sa nagiging Marites ako, ma'am, no? Pero ganun na rin yun. Gusto ko lang makilala si Ma'am. May pamilya ka ba? Ano ba iba pang mga gusto nating malaman na impormasyon kay Ma'am? Yung personal. Pero hindi naman masyado yung mga intimate. Ha? Yun baka lang naman ang gusto mong sabihin, siya may-ari ng may negosyo ba siya? Ayan. Ma'am. Yes, I have 4 children. So, 1 boy and 3 girls. My children are already big. So, it's time for me to also give back. To be honest, I started with 6,000 pesos almost 30 years ago. And if I can do it, they can do it too. We also must realize people like Jollibee also started as an MSME. In fact, I just want to say, I contacted Grace Tan Kaktiong, and she was so kind enough to be able to give a learning session for the MSME, which Jollibee Group and Jollibee Foundation has never done before. And naging strategic ako and specific. Ang sinabi ko, ma'am, ganito ang magiging topic, how to be a supplier of Jollibee. Because if you really look at it, Doris and Alvin, no, it's hard to already reach a point of Jollibee if you're from the MSME. But
you can be a supplier of Jollibee. How? By knowing the guidelines of how to be a supplier of Jollibee, what are the standards. And pag nag-supply ka ng Jollibee, hindi ka na kailangan maging Jollibee kasi ang laki na ng Jollibee eh. In fact, yung isang MSME doon na pinakita nila yung growth niya, she started as a backyard industry, yung gumagawa lang ng yung patty ba? And now ang laking niya, just supplying Jollibee. Number one, you supply Jollibee, that's a big order, number one. Number two, it's a bankable business, meaning pangabang buhay na to. Correct. So, dapat, yun ang magiging, and I've also, the another thing, just took, ano, no, yung kay Tessie Coson of SM, I've spoke to... Ay, naputo, Secretary. Okay. Kasi naka-zoom lang si Secretary. Malamang dumaan yan sa ano, yung tunnel. Papunta yan dito, partner, sa ABS. Dahil guess siya ni Davila sa Head Start. But anyway, hindi okay lang. Thank you, nakamute. Sek, nakamute daw! Ay, naku, na siguro pa rin napuno. Sayang, ano? Parang anyway, interesado ko, partner, maging supplier. Akala ko, magsusupply ka ng kamiseta. Kamoy siya may-ari ng brand ng kamiseta. Hindi ko alam yung pambabae lang ba yan, kamiseta, partner? Pambabae lang. Ah, pambabae na brand. Pero merong pambata, meron din pang matatanda. So ano yung pang masa ba yan o pang tutyal? Social. Ah, pang tutyal yung kamiseta. Pero maganda ang kalidad. Sa totoo lang, maganda. Ano, Sek? Okay pa? There's a lot of projects that will be done and on basis. Sek, tuloy-tuloy ka pa rin pala dyan sa pagsasalita. Naputol ka kayo sa area. Naputol ka, ma'am. Na pinag-usapan namin, Sek, do you still own the kamiseta brand o hindi na? Ah, hindi na. Nag-ano ka na, nag-divest ka na. Yes, we have to do what needs to be done to be able to be of service in the government. So sino na may-ari nung kamisa? Kasi si Doris, ipinapatronize pala niya yung brand na yon at medyo hindi po masa ang brand, ano? Medyo high-end ng konti. Iba na po yung nagmamanage nun, hindi na kayo. Yes, I've been in the government for almost a year already, yes. And even before, it was really professionally managed already and already, ano, so wala na siyang, it's really time for me to really share my knowledge and for me to really give back already. At least maganda yung feedback, Sek. Maayos na brand yung kamiseta. Sabi ni Bigonia, hindi ko naman nadamit. Pagka, ay nasuot, di ba? Pagka may sweldo ako at meron akong paldo ako, may pera ako, kamiseta. So tinitreat mo yung sarili mo sa isang prasong kamiseta. Pero hindi naman ako lagi bumibili. But makikita mo kasi may mga kalidad sila ng mga blouses. And quality kasi. Quality. Okay. Maganda. Sek, thank you very much po sa pag ano ninyo. Thank you. Thank you so much, Alvin. Thank you so much, Doris. Thank you. Please, itutukan nyo po yung consumer protection. Consumer protection. Okay, thank you. Yes, Alvin. You can rest assured na tututukan yan kasi talagang yan yung main goal ko. Even nung nasa undersecretary ako and ano, tutok ang talagang main ano. Okay. Thank you. Maraming salamat. Ang bagong kalihim po ng Department of Trade and Industry Secretary Christina Aldiguer. Dapat gumagano ka, Aldiguer. So kamag-anak na ng tatay niya. Aldiguer Roque. Yung mga alalaki ng buhok nila, mga big hair sila. Gumaganyan sila. So 70s. 80s. Thank you. Maraming salamat, Sek. Muli po, magandang gising, Pilipinas. Mga kaservisyo, narito ay kalombugso ng ating mga panggising na balita. Natagpuan ang mga passport, SIM card at gadget sa mga binuksang vault na sinalakay na Pogo Hub sa bayan ng Porac sa Pampanga. Can you imagine pa rin ngayon lang nabuksan itong vault? Ang tagal natin pinag-usapan ito, ngayon lang binuksan. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, patuloy ang mano-manong pagbubukas sa mga vault kasi wala nang susi, partner eh. Lalo't 82 ang natagpuan ang vault sa mga gusali ng Lucky South 99. Nauna nang nakuha sa mga vault ang mahigit 1,000,000 piso, mga cellphone at kahong-kahong SIM card. Sinabi ni PAOC spokesman Winston Casio na posibleng ginagamit sa iba't ibang scam ang mga nakuhang gadget at SIM card. Handa naman si dating presidential spokesman Harry Roque na makipagtulungan sa imbestigasyon ng PAOC kaugnay sa sinalakay na bahay sa bayan ng Tuba
sa bahay ng Tuba, Benguet, kung saan naaresto ang dalawang Chinese. Sa bisa ng cyber warrant, inalughog ang bahay at nakatakdang imbestigahan ang narecover na 4 na tablet at 2 computer monitors. Nauna nang inamin ni Roque na incorporator siya sa RH o PH2 Corporation na may-ari ng bahay kung saan naaresto ang dalawang Chinese na iniuugnay sa Pogo. Ha? Naniniwala ang Philippine National Police na hindi pa nakakaalis ng Pilipinas ang suspendidong mayor ng Bambantarlac na si Alice Go. Sa report ng Bureau of Immigration, wala pang indikasyong nakalabas na ng Pilipinas si Mayor Go. Gayun din ang kanyang mga kaanak. Nagbabala naman ang PNP na posibleng makasuhan ng mga nagkakanlong sa nagtatagong alkalde. Ayon sa NBI, huling nakita si Mayor Go sa Bulacan. Pero hindi na nakita matapos magpalabas ng warrant of arrest ang Senado noong July 11. Eh talaga namang wala siyang mga kamag-anak partner na naandito. Ang mga kamag-anak niya, yung mga baboy. Sino-sino ito? Yung mga baboy ni Alice Go. Ah, oh. Gulat ako. Alam ko anong pinag-usapan natin. Kasi hindi raw hindi nga. Hindi na napagkikita si Mayor. Hindi ano? Na. Andito pa raw ba? Malaki ang chance daw na andi dito bali, pa. Malaki naman yung Pilipinas partner. Oo nga. Pero nga, yun na nga. Ang chikin ninyo yung mga baboy. Sa kanya kayo humingi ng informasyon. Magandang umaga sa iyo, Rica Lazo. Uy, si Rica. Oh, ganda mag-umisini. Oh, napakagandang babae niya. Sabi napaka-sexy. Ni Rica, bet ba ibalik ni Sex sa DOH yung regulations sa vape? Hindi ko natanong. Saan pasensya daw? Ka na. Oo. Pero yung mga ganyang bagay, Rica, ano yan? Legislation. Hmm. Kaya lang naman napunta yan sa Department of Trade and Industry dahil based on the law, sila ang in charge. Uh-oh. Na nirereklamo siyempre kasi pag sinabing vape, may impact sa health eh. Oh, so dapat naman. DOH yan. Eh hindi, ang problema ay nakalagay kasi sa batas ang lead agency, DTI. So patbaguhin natin yung batas. Kasi otherwise, na pag hindi naman... Na matatagalan, partner. Otherwise, pag hindi mo naman sinunod yung batas, dereliction of duty naman yun. Exactly, naayaw din naman nila, di ba? So dapat baguhin yung batas. Yan. Nagalok po ang Kingdom of Jesus Christ ng 20 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa pribadong individual na nagbigay ng 10 milyong pisong pabuya laban sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Ulit-ulit, paano raw? Nag-alok ang Kingdom of Jesus Christ ng 20 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa pribadong individual na nagbigay ng 10 milyong pisong pabuya laban sa puganting. Ang sinasabi niya, magbibigay ako ng reward kung sino makakapagturo, kung sino nagbigay ng reward money sa para arestuhin si Kibuloy. Parang partner sa parang sa sugal, double or nothing. I-double or nothing na yan. Ganyan yan. Para siyang counter-alok. Oo, spy versus spy. Oo, parang gano'n. Sinasabing galing po ang 20 milyong pisong pabuya mula sa 7 milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israeli Toterion, gustong malaman ng mga opisyal ng grupo kung saan galing ang 10 milyong pisong pabuya. Nangangalap din ang impormasyon ng Kingdom of Jesus Christ sa sinasabing assassination attempt na binuo laban sa puganteng si Kibuloy. July 8, nagalok ang DILG ng 10 milyong pisong pabuya laban kay Kibuloy habang tig 1 milyong piso sa iba pang akusado sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa. Nauna nang naaresto sa Davao City si Pauline Canada habang patuloy na tinutugi sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semanyes at Jacqueline Roy. Oy, may ano to, may sagot ito, Camille. Napanood ko na interview si General Torre nito ni Joyce kahapon eh. Ano sabi? Kagabi pala. Oh. Sinagot yan eh, kaya dapat sinalin nyo sa report. Mm. Para something like... Para na ano siya, namangha siya. Bakit may ganun? Ba't may counter reward? Na, double or nothing something nga. Like that. So, for an interview yan, si General Torre, pakinggan niyo. So parang yan, pang-akit talaga, dun sa may mga alam na impormasyon. Saan ba ako pupunta? Dito sa 20 million o 10 million? Natural, dun ka sa 20, di ba? Ay nako, Nikki Bigonia, isla na makinig ka. Nikki! Dahil tungkol ito sa PhilHealth.
hiniling sa Korte Suprema na pigilan ang paglilipat ng halos 90 bilyong pisong hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa National Treasury para pondohan ang mga proyekto ng pamahalaan. Sa petisyon ni na Senate Minority Leader Coco Pimentel, dating Finance Undersecretary Cielo Magno at Public Health Advocates na hiniling na magpalabas ng temporary restraining order laban sa utos ng Department of Finance na ilipat ang pondo ng PhilHealth. Pinag-usapan natin yan, naalala mo. Oo. Na hindi ko rin mag-gets bakit ililipat. It's as if super sapat ang pondo ng PhilHealth. Exactly. Eh marami pa nga siyang kulang-kulang na benepisyo eh. Ba't mo ililipat dun sa ibang, parang ganun ang sa payak kong pag-iisip sa ordinaryong mamamayan, partner, diba? Tsaka, kontribusyon natin yon, matik yun na nakukuha. Ang gobyerno, meron siyang sariling pondo para sa pagpapatuyo ng mga tulay at mga infrastrukturang iba pa. Pero, hindi mo dapat galawin ito dahil para yan doon sa mga miyembro niya. Hindi, lumalabas kasi na parang excess fund. Kahit na! O di ko may excess ka, ibigay mo yung ibang mga benepisyo o kaya dagdagan mo. For example, mayroon ka, magpapamamogram ka, napakamahal nun. O di dapat sagot na ng PhilHealth. O kaya magpapakonfine ka. Dapat wala siyang excess fund. Wala na. Kasi kulang pa, kung tutusin, although napaganda na, aminado naman tayo na ang dialysis, dumami na, di ba? Correct. Yung cancer, lumaki yun. Pero parang may kulang pa rin. Kaya wala siya dapat excess funds. Oo. Tsaka, nahihirapan ako. Mukhang siya lang. Si ma'am! Hi, sick! Kasabi siya, guess ni David na partner eh. Mukhang parang nahihirapan ako intindihin yun na bakit yung ililipat ninyo yung pondo. Ang problema dyan, ang tanong partner, kapag kaya na ilipat doon sa kung anumang proyektong sinasabi, dahil na rin sa mga naging karanasan natin, sigurado ba tayo na lahat ng pondo na yan ay magagamit para doon sa proyekto na yon? Ay, ay partner, nandiyan si Sek. Hi lang, Sek. Gumagay oh, just pa to, ako dito. Just to, say, doon kayo, Sek. Doon. Paupunin natin. Kasi on the way nga siya rito. Sek, bata pa pala kayo. How young are you? Bata pa. 57. Bata pa, partner. Parang ano lang, di halatang 57, ma'am. Parang 56 lang. And one half. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Thank you for having me. I'm so happy to be here, and I'm really so excited to meet you. At least may video kami na talagang magkaharap po tayo. Yes, I'm so excited. Dapat pala pumunta na lang ako dito. Oo nga, dapat pumunta ka na lang. Walang problema na ako. I'm so easy. Kami ang unang mo pinaunlakan, ma'am, na mag-ano dito. Yes, magagalit sa'yo si Davila. Nauna tayo sa... Pero alas 8 pa naman kasi siya. Kaya, napakaaga nyo naman, yes, Secretary. Yes, I really start early. I'm really, ever since I started, they used to call me, I strike at dawn. 5:30, I was already on my way to work. Kasi I needed to make a go of my life. So sanay kang gumising na maaga? Oo, sanay talaga ako. Tsaka sanay talaga ako sa trabaho. Ilang oras na tulog lang yun? Lima? I sleep early din naman. Okay. So you make sure that you get 8 hours of sleep. Oh, that's good. Ma'am, ano po ang beauty regimen? Flawless sabi kanya skin. Hindi, ganito. I'm a really positive person. Out of the 10, let's say, I could have 9 negative and 1 positive. Pero dun ako sa 1 positive tumitingin. So you're a positive person. Yes, yes. Hindi ka worrier. Hindi ka ganun. A little bit I worry, but I try to look at the good or the positive side of things. Kasi if we delve on the negative, then that would really bring us really down. But if we really focus on the positive, baka mamaya nandun yung alas sa positive pala tama, na isa. Tama. Yes. Anong professional, are you a lawyer by training? Or anong no, or, I'm an, actually, I went to school as a liberal arts, commerce, and then I felt that maybe I could push myself a little bit more. So I shifted to industrial management engineering, minor in chemical. Wow! Engineer ka? Engineering ako. Para management engineering. Okay. Yeah. Management engineering. Yes. Yun pala yun. La Salle Sobel, tama? La Salle Sobel din De La Salle University. Animo! Go La Salle! Tamaan ako Sobel din. Ako, Lasalista ako, ma'am. Pero La Salle Bacolod naman ako. Pero yung mga aldiga, di ba, Bisaya? Yeah. Some are from Cebu and some are from Bacolod. You speak Bisaya? Yes, I do. I speak Ilonggo. Ilonggo pa. Alam ko yung mga Aldiger kasi, mga Bisaya yan. Although may mga branch sila sa Negros. Ganyan ba? So kabalo ka mag-Ilonggo. Oo, kabalo. Kabalo. Mayo ka mag-Ilonggo. Kasabot ka Bisaya.
A little bit lang. So more Ilonggo, dapat pala ng Ilonggo tayo kanina. Ano po? Sige, yaman nila na maganda. May ano ka, may mukha ka ngayon dyan. So ano ang focus mo? Maiksi lang, ma'am. Anong focus mo sa pag-upo mo? Anong utos ng presidente sa inyo? Go, ma'am. Okay, ang pinaka-importante na kailangan gawin is we need to go digital. Why? We are 7,600 islands and the only way for us to be able to communicate, to be able to sell, to be able to get information across, and to be able to get things done is to go digital. It will be difficult for us to, because we're Department of Trade, so we must have a mindset of income and trade. And of course, the consumer protection, the international trade, and all that. But yun dapat ang mindset. Kasi Department of Trade eh. So how can we sell from Luzon all the way to Mindanao if we don't use the digital platform? And like now, I'll just say something quick. No, if let's say TikTok, a lot of people have made money with TikTok without much investment. It's just you and the product. So we've got a lot of TikTok stars and a lot of TikTok millionaires just on this. So we've done training already while I was undersecretary. I brought TikTok in, and on the first onset we had 300 TikTok people and 300 hybrid. And I told TikTok, when you go there, you need to show them right away how to use TikTok to be able to make money, and give them already paraphernalias for them to get started now. Not tomorrow, but now. So may bag silang binigay with all of these things. One minute, ano ang plano mo sa consumer protection? I need to let you go. May isa pa kaming guest eh. Anong plano mo for consumer protection? Go. Yes, of course, for consumer protection, before we can do any trade, consumer protection is the most important, because we need to protect the consumers. Second, we need to protect the products that are being consumed or being sold by these consumers. Kasi pag hindi na protektahan yung consumer, then there's really no trade to begin with. We can sell once, but after that, there's no follow through. So like even in my we lasted 30 years because na protektahan namin yung consumer. Consumer is the main. Yes. The main driver of this business. Mamamatay. Hindi talaga pwedeng, kung hindi consumer ang iniisip mo, paano ka makatrade? Yeah. Okay, thank you, Secretary. Maraming salamat. Dapat pala pinapunta na lang natin. Thank you. Good luck po, ma'am. Good luck po. It's going to be a 24/7 job. Sinasabi ko sa inyo, ha? Ready for that. Kaya sana hindi maubos yung positive outlook mo sa buhay. Kasi marami kang problema ang haharapin. Yan ang magagamit niya ngayon. Thank you. Secretary Cristina Aldiguer Roque. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas. Thank you. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas. Magandang umaga po kay Dr. Cielo Magno, ang dating undersecretary po ng DOF, Department of Finance, at petitioner po dito sa kaso sa Korte Suprema kaugnay po sa pagbibigay ng excess fund ng PhilHealth sa National Treasury. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Cielo. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. Kumusta po yung mga bonsai natin? Parang nakikita ko to sa TikTok. May dinidiscuss siya, tapos nagtitrim siya ng nagtitrim ng mga bonsai. Sobrang hanga ako sa mga nagaganyan sa bonsai. Kasi sobrang patience, sobrang dedication ang ginagawa nila. Ako wala akong pasensya sa ganun, partner. Mahilig kaya talaga sa bonsai? Mahilig po talaga ako sa halaman. Nakaka-relax kasi siya eh, pag ginugupitan mo. Diba? Ang dami-daming nakaka-stress na balita sa lipunan. So habang dinidiscuss ko, parang nakaka-relax na dinitrim ko yung bonsai. Star yan, partner. Star yan sa TikTok. Marami kang matututunan sa kanya. Yes. Anyway, punta tayo kasi we only have 5 minutes left, Dr. Cielo. Yes, can you explain po? Kasi pinag-usapan namin ni Doris, para sa amin unfair na paano excess funds ang pinagsasabi mo? Hindi pa nga sapat yung programa mo para sa miyembro mo. Paano ba yung petition ninyo? Why are you questioning it sa Supreme Court? Opo. Yung petition po natin ay naayon dun sa circular ng Department of Finance na inisyu nila na gustong kuhanin itong mga fund balance ng iba't ibang government-owned and controlled corporations natin. Itong issuance naman po ng DOF ay nababatay dito sa isang provision na idinagdag ng ating mga congressman at senador dito sa ating General Appropriations Act of 2024, yung ating budget law,
nakalagay po doon. Kasi sa budget natin, merong portion dyan yung unprogrammed appropriation. Ang ibig sabihin po noon, yung mga programa na to, maaari lamang mapondohan kung may extra na pera na yung gobyerno natin. Kung may bagong batas tungkol sa tax, kaya additional revenue, tsaka lang siya mapopondohan. Ngayon, itong Congress natin, nagdagdag ng provision doon na yung DOF, kunin niya yung mga fund balances ng GOCC. Kaya itong DOF naman, tinarget yung PhilHealth. Dahil sabi nila may 89.9 billion na subsidy ng gobyerno na hindi ginagastos ng, hindi nagagastos ng PhilHealth mula, nag-accumulate mula to 2021, 2022, 2023. So, hindi siya ginagastos ng PhilHealth. Tapos, yun ang tinututulan natin. Sabi natin, unconstitutional yan. Dahil, una, na ayon sa konstitusyon natin, bawal yung mga rider provision sa batas. Ito ay General Appropriations Act. Ngayon lang idinagdag yung gantong klaseng provision na kung saan nga inaatasan yung DOF na kuhanin yung pera ng GOCC. Uh-oh. Pangalawa, hindi pwedeng mag-amienda. Ang argument po natin ay hindi maaaring mag-amienda ng mga existing pang batas. Ang budget law natin, ang GAA. Kasi malinaw sa Universal Healthcare Act natin na ang purpose ng pondo ng PhilHealth, dalawa lang yung pwedeng paggamitan yan. Isa, palawakin yung coverage or yung servisyo sa atin, mga mamamayan ng PhilHealth, o kaya ibaba yung premium. Ama. So hindi pwedeng kuhanin yan, tapos pondohan yung mga ibang programa ng gobyerno. Kahit po yung argumento nila na hindi naman ito pera ng miyembro in a sense, na bakit? Ito no. Ay hindi counterpart kasi ng gobyerno yon dun sa PhilHealth. Hindi ba pwedeng ganun yung argumento, Ma'am Shelo? Well, kasi dalawa po yung source ng pondo ng PhilHealth. Isa ay yung premium na binabayaran ng mga miyembro, at yung isa naman po ay subsidy ng gobyerno. Pero balikan po natin yung essential ng universal healthcare law natin. Ang punto po niyan ay lahat ng Pilipino dapat covered na ng PhilHealth. Yung mga nakakapagbayad ng premium, magbabayad po tayo, automatic kinakaltas yan sa sweldo natin. Pero may mga kababayan tayo na hindi kayang magbayad ng premium. Pero dahil karapatan po yung pangkalusugan, kailangan enrolled din sila sa PhilHealth. So yan po ay kinukuha sa pamamagitan ng subsidy ng gobyerno. Kasama po dyan ang lahat ng senior citizens. Ha? Dapat enroll sila sa PhilHealth. Ito pong subsidy na to ay nanggagaling din sa iba't ibang taxes na kinukolekta natin. Nasa batas po yan, naka-earmark po specifically for PhilHealth yung mga taxes na kinukolekta sa tobacco, sa alcohol, dun sa mga sugary beverages katulad ng soft drinks. Yan po, tax yan. So specifically po, portion ng mga taxes na yan, ng revenue ng government, ay nakalaan talaga para sa subsidy ng PhilHealth. Para nga po sa mga sektor na hindi kayang magbayad ng premium. So kahit subsidy yan, pagpasok niyan sa PhilHealth, premium yan, isa na po yung kabuuan na pondo ng PhilHealth. So pero, yun po yung paniniwala natin. Pero Yusek, hindi ba may nalipat na po? So parang baliwala na po yung hingi natin ng TRO? Kasi may 20 billion na nalipat po eh. So out of the 89.9 billion na kuha na ng Department of Finance ang 20 billion, pero kung magiging favorable po sa atin yung kaso sa Supreme Court, kailangan po yan ibalik ng Treasury sa Department of Finance. Dapat pwede balik. Pwede ibalik. Yes. Kaya lang po, napambayad na po nila sa mga healthcare workers. Pero hindi lahat. Sabi ko nga sa iyo, may mga nurse ako na hindi pa daw nila nakukuha. Ayan nga po yung isa pang nakakalungkot na usapin. Kasi ginagamit nila na parang kukuhanin natin sa PhilHealth, pangbabayad naman natin dito sa ating mga health workers, no? At sinusuportahan din po natin, dapat po talaga matagal na ring sinetel ng gobyerno yung utang sa ating mga healthcare workers. Pero ito nga po yung challenge ko sa mga congressman at senador natin. Kung totoong pinaprioritize yan, bakit nyo doon nilagay sa unprogrammed portion ng budget? Ba't hindi doon ilagay doon sa may garantiya na budget ng gobyerno, diba? Tama. Kung talagang priority. Yes. Kasi dalawang portion po yung budget natin. Meron yung portion na may guaranteed na pondo at may portion na hindi garantisado yung pondo. E ngayon, kung gusto natin ibigay yung emergency ng support ng ating mga workers, dapat doon nilagay sa guaranteed na pondo, hindi doon sa walang guaranteed na pondo. Parang alam na natin kung saan pupunta, mama. Tama. Ba yung mga nilagay doon sa guaranteed na pondo? De syempre, yung mga pet projects nila, kaya lumaki yung pondo ng DPWH. Alam na this. Kaya nga po, kaya nakakagalit talaga. Kaya as a last resort po, talagang nagtungo tayo sa Supreme Court para ayusin itong problemang to. So umaasa po tayo sa Supreme Court decision
at iniiwan natin sa kanila yung pagdetermine ng constitutionality ng issue na to. Thank you. Maraming salamat, Yusek. Thank you very much. I wish we had more time sa susunod habaan pa po natin. Thank you, Yusek. Salamat po, Yusek. Bye-bye. Thank you. Regards sa mga bonsai. Bye-bye. Si Dr. Cielo Magno, petitioner po at former Finance Undersecretary at Economics. Ano yung pala? Bumalik pala siya sa pagtuturo. Kasi Economics Professor yan sa University of the Philippines. Panahabon natin yung mga pabati. Ann Bustamante Calomar, the Aldiger sisters are the famous dancing duo. 70s daw, partner. Sabi ni Ann. Sorry naman, Ann, ang naabutan ko sila, 80s na. Okay, go. Teray-taray, tama, hindi dapat pinakialaman ng gobyerno ang PhilHealth ng mga tao. Pera ng mga Filipino yun. Kulang pa ba ang tax na ibinubulsa ng... Sabi ni June ng SM... Ay, hindi pala, sabi niya, sorry, please do not read on air. O, para tayo ng observation, June. Dr. Joel Yu, mayong aga, Doc. Governor. Name cannot be blank. Salary standardization, pero ang mga high-paying salary grades lang din ang makikinabang. Yung sa lower grades ay kakainin lang ng inflation at deduction. Yeah. May punto. Magandang umaga sa iyo, Cesar Abarisha. Gandang ginto, mga ngiti natin mga Pinoy. Ha? Sagad-sagaran. Salamat, Carlos. Correct. No, partner. Papareserve ko na yung leave ko ha, pag dumating si Carlos Yulo. Anong gagawin, partner? Ikaw ang welcoming. Oo, ako ang magmamaneho ng float niya. Para siguradong makikilala ko siya. Sabi ni Bev H, salamat Carlos Yulo for making all Filipinos worldwide proud. Yay. At win gold in the Olympics is indeed a great achievement. And as we celebrate a civic holiday in our province this Monday, Happy New Brunswick Day. Oh, Brunswick, ha? Si Teray Taray, hindi dapat pinapakialaman ng gobyerno. Sabi ko nga, inulit ko lang. Governor. Bri, the Philippines should focus more on sports that doesn't require height. Tama na ba? Tama yan. Si Mimay, good morning. Pakigreet naman po. Si Gabby, hindi, nagbasa mo na to. Maximo! Oo, ito daw po ang kasama na sa nag-gold sa Epalympics. nag-trending din yung mga Epal, partner. Mas malaki pa yung mukha nila kaysa sa mukha ni Carlo. Congratulations! Pero nakabalandra yung mukha nila. Para pang blurred yung kay Carlos. Nasa dulo. Alet! Parang ID picture. Hey! Samantalan yung sa kanya, tarpulin. Ano ba? Si Alvin Alchico po ito. Aris Kennedy, salamat sa'yo. Doray po, hanggang... Kami po'y magbabalik bukas dito lamang sa... Gising Pilipinas! Gising na! Lika na! Gising Pilipinas na! Gising na, Pilipinas! Sa mga nagpapatang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.